Madalas tayong maghinala sa mga bagay na hindi natin maintindihan o di kaya'y magduda sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Ito ay normal na kaisipan ng isang tao na pakiramdam nila na nililinlang sila o niloloko na isang taong malapit sa kanila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lola na nakakita ng isang lumang suitcase mula sa kanyang yumaong asawa. At ano ang sumunod na nangyari? Ang lolo't lola ni Jane ay maayos at masayang nagsasama na sa loob ng 63 taon. Sila ay sina Grace at Frank Nelson na simula pa lamang pagkabata ay sadyang malapit na sa isa't isa. At nung nagdalaga na nga si Grace sa edad niyang 18 pa lamang, ay kaagad na siyang naikasal kay Frank dahil napag-alaman ng kanilang pamilya na nagbubuntis na ito. Subalit makalipas lamang ang ilang taon ng kanilang masasayang pagsasama, ay namatay si Frank bunga ng isang malalang sakit. Kaya naiwan si Grace na nangungulila sa kanya at mag-isa na lamang na mga panahong iyon. At namuhay siya sa loob ng kanilang sariling tahanan kasama ang dalawa nilang anak. Matapos magdaan ng ilang pangtaon, ay nagkaroon na din sila ng kanya-kanya nilang pamilya. At nagkaroon na din si Mrs. Nelson ng mga apo rito. Magkagayunpaman, ay hindi na nito hinayaan na mabenta ang di kalakihan nilang bahay na binili ng kanyang asawa noon para sa kanya. Ni hindi niya rin maiwan ito para manirahan kasama ang kanyang mga anak dahil dala-dala nito ang bawat masasaya nilang alaala. Mabuti na lamang at dahil sa paminsang-minsang pagdalaw ng kanyang anak at mga apo, ay nagagawa pa din niyang maging masaya at makalimot sa kabila ng kanyang pangungulila. At nang nagdalaga na ang isa niyang apo na si Jane, ay ito ang madalas magkaroon ng oras na dumalaw sa kanya kasama ang tatlo nitong anak. Isang magandang araw nga ng Linggo noon nang bisitahin ni Jane ang kanyang lola at naging masaya naman si Mrs. Nelson sa pagdalaw nito. Lalo na nung sinalubong siya kaagad ng yakap ng tatlo niyang apo sa tuhod. Sa loob ng tirahan nito ay si Jane ang madalas na tumutulong sa kanyang lola sa lahat ng mabibigat na gawain. Siya din ang nag-aayos ng mga gamot nito at mga dapat nitong kainin. Nakikita ni Mrs. Nelson kay Jane ang kanyang sarili noon at masyadong malapit ang loob niya rito. Dahil ito nga ang mas madalas niyang nakakasama, nakakausap at nakakabiruan bukod pa sa naaalagaan siya nito ng mabuti. Subalit isang beses nga habang si Jane ay nag-aayos ng kanilang kakaining merienda ay tila nakadinig siya ng isang pag-iyak. Kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang lola ng may pag-alala. At dun nga naaktuhan ni Jane na lumuluha ang kanyang lola habang tinititigan ang hawak nitong larawan ng kanyang lolo Frank. "Frank, asawa ko, bakit mo ko iniwan at bakit mo ko hinayaan na tumanda ng mag-isa? Maraming taon tayong naging masaya at ilang taon na din akong nangungulila sa iyo. Wala na akong kahit ano. Wala na din akong pera. Hindi naman ako nagre-reklamo Frank eh. Hindi ko lang kasi na mabenta ang mga bagay dito at ang tahanan na ito na naging parte ng masaya nating pagsasama. Sana pagbigyan mo naman itong kahilingan ko sa iyo na kung saan ka man ay sana sunduin mo na ako at isama at nang mayakap na kitang muli at kung ayaw mo naman, sana magpakita ka ng senyales at sabihin mo sa akin ano ba ang kailangan kong gawin." Mahinang salita ni Mrs. Nelson sa larawan ng kanyang asawa habang patuloy ang pag-agos ng mga luha sa mga mata nito. Halos mangilid ang luha ni Jane nang madinig ang kanyang lola. Pero inayos niya ang kanyang sarili at pumasok sa loob ng kwarto nito. Nagpanggap ito na hindi nadinig ang kanyang mga sinabi at hinawakan ni Jane ang kamay ng kanyang lola. "Lola, ano pong problema? May nararamdaman po ba kayo?" May pag-alalang wika ni Jane habang hinihimas ang likod ng kanyang lola. "Wala naman apo, naalala ko lang ang iyong lolo.
Hindi malaman ni Jane kung ano ba ang dapat niyang gawin para pasiglahin ang kanyang lola. Kaya kinabukasan pagka-uwi ni Jane sa kanyang tahanan, ay agad nitong tinawagan ang kanyang tiyahin, magulang, kapatid, gayon din ang kanyang mga pinsan para sabihin sa mga ito ang problema. Kung saan sinabi ni Jane sa kanila na nahihirapan na si Mrs. Nelson na mamuhay na mag-isa na malayo sa mga taong nagmamahal sa kanya. Pero abala din ang mga ito sa kanya-kanya nilang trabaho at ginagawa. Kaya si Jane na lamang ang gumawa ng paraan para masolusyonan ito at matugunan ang suliranin ng kanyang lola. Kung saan agad niyang kinuha ang kanyang laptop at kinausap ang kanyang manager para magpaalam rito. Sinabi niya dito na magtatrabaho na muna siya online para mabantayan at maalagaan ang kanyang lola. At magpapasa na lamang siya ng mga report sa kanyang opisina 2 hanggang 3 beses kada isang linggo. Mapalad naman si Jane dahil pinabura naman siya ng kanyang manager, lalo na't isa siya sa pinakamagaling at inaasahang empleyado ng kanilang kumpanya. Matapos maisaayos ang lahat, ay nag-ayos naman ang gamit si Jane para dalawin muli ang kanyang lola. Nagdala pa ito ng bulaklak para sa kanyang lola. Dito sinabi ni Jane sa kanyang lola na doon na siya titira kasama nito. Si Mrs. Nelson ay naiyak sa sobrang kaligayahan. Hindi maipaliwanag ng dalawa ang saya ng kanilang nararamdaman. Lalong-lalo na si Jane na masayang-masaya na makitang umingiti na naman at masigla ang kanyang lola. Isang gabi habang ang maglola ay nag-uusap at nagtsatsaa sa kusina, ay nabanggit ni Jane sa kanilang pag-uusap ang mga bagay na nadinig nito. Hindi kaagad nakapagsalita si Mrs. Nelson. Hindi nito malaman kung paano magsisimula sa kanyang dapat sabihin. Jane, apo, alam mo naman siguro na kami ng lolo mo ay ikinasal nung ako'y nasa 18 taong gulang pa lamang. Bago pa man yun ay matagal na kaming malapit sa isa't isa sa pulpa sa aming pagkabata. Pero alam mo kasi, kahit pa sa loob ng maraming taon na yun, pakiramdam ko ay may mga bagay pa akong hindi nalalaman tungkol sa iyong lolo bago niya ako iniwan. Kahit kasi alam ko na kumikita siya ng malaki noon kada linggo, ay hindi naman niya ako gaano inaabutan ng pera. Maaring itinatago niya o ginagastos sa ibang paraan ang hindi ko alam. Ang iyong lolo ay madalas magtago ng sekreto sa akin, apo. Pwedeng may babae ang lolo mo noon. Pwede ding wala. Hindi ako sigurado. Si Jane na tahimik na nakikinig sa kwento ng kanyang lola ay tila namula at umiwas ng tingin. Itunuturing niya kasing magandang halimbawa ng masayang pagsasama ang samahan ng kanyang lolo at lola noon. Kaya hindi niya akalain na hindi naman pala naging perpekto ang kanilang pagsasama kagaya ng kanyang iniisip. Si Mrs. Nelson ay sandaling uminom ng tsaa bago magpatuloy sa kanyang kwento. Apo, matagal na din at ilang taon na ang lumipas nang iwan ako ng iyong lolo. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matukoy kung ano ba talaga ang kanyang trabaho. Wala din akong kilala sa kanyang mga kaibigan o katrabaho man lang. Ang ugali lang ni Frank noon ay ang mamalagi sa garahe dahil dun niya inilalagay at itinatago ang mahalaga niyang gamit. Minsan na po naiisip ko na din pumunta sa garahe, kaso napangungunahan ako ng takot sa kung ano man ang pwede kong makita. Lola, gusto mo ba pumunta tayo sa garahe? Sasamahan kita. Mas maganda siguro kung malalaman natin kung ano-ano ang mga bagay na iniwan doon ni Lolo. Muling hinawakan ni Jane ang kamay ng kanyang lola at sinabi na makakatulong iyon para mawala na din ang mga agam-agam nito sa kanyang isip. Pero pilit na tinatanggihan ito ni Mrs. Nelson. Lumipas ang buong gabi nang hindi halos makatulog si Jane sa kakaisip. Hindi niya lubos akalaing hindi naman pala naging ganun kasaya ang buhay ng kanyang lolo at lola noon. At dun nga ay pinuntahan siya ng kanyang lola sa kanyang tinutulugang kwarto. Apo, pasensya ka na kanina ha. Tara, punta tayo sa garahe ngayon at tingnan na natin kung ano ang nilalaman nito.
Nang mga sandaling iyon ay gabing-gabi na at napakadilim pa sa labas. Pero hindi na nagdalawang isip pa si Jane at agad itong sinamahan. Medyo nahirapan pa sila nung una. Nabuksan ang kinakalawang na kandado ng garahe. Pero kalaunan ay nabuksan din naman nila ito. Nang mailawan ang paligid, ay una nilang napansin ang mga tools na naiwan ni Frank na nababalot na ng makakapal na agiw at alikabok. Gayun din damang-dama nila ang paggabana sa lugar na yon. Dahil matagal-tagal na ding hindi napapasok ng hangin ang garahe na yon. Ang dalawa ay nadismaya ng bahagya dahil wala naman silang nakitang kakaiba sa loob nito. Kaya nagbalak na silang bumalik sa loob ng bahay para magpahinga. Pero bago sila makaalis, ay umagaw sa kanilang pansin ang isang bakal na kabinet sa isang gilid ng garahe habang nakakandado ito. Pero dahil nakuha naman ni Mrs. Nelson ang mga naiwang susi ng kanyang asawa, ay nabuksan din naman niya ito. At dito nakita nga nila maglola na ang nilalaman ng bakal na kabinet na yun na may sari-saring mga dokumento at papeles, ay sa baba nga nito ay may isang itim na suitcase na talagang pumukaw ng kanilang interes. Ilang sandali pa ay nagdesisyon na ang lola na dalhin ang suitcase papasok ng bahay para doon ito suriin. Pagkabukas ni Mrs. Nelson ng suitcase, ay unang bumungad sa kanila ang mga lumang liham ni Frank para sa kanya. Mga liham na hindi lamang niya ibinigay ng personal sa hindi niya malamang kadahilanan, kaya ito ay kanyang binasa. Sinasabi sa mga liham kung gaano kamahal ni Frank ang kanyang asawa. At palagi nitong hinihiling na mas makasama pa na matagal ang kanyang pamilya. Ang pinaka nagpabigla kay Mrs. Nelson ay ang nilalaman ng huling liham na kanyang binasa, kung saan sinabi ni Frank ang buong katotohanan sa kung ano ang kanyang trabaho. Dear Grace, sana mapatawad mo ko sa lahat. Matagal akong naglihim sa iyo patungkol sa aking trabaho. Dahil ako ay isang CIA agent, walang paraan para malaman mo ito kung walang magsasabi. Pero isang beses noon ay nag-head ako ng isang secret department na may direktang contact sa pinakamalalaking management ng syudad. Doon nakapirma ako ng kontrata kaya nabuhay ako na itinatago ang tunay kong pagkatao. Kahit pa maging sa akin ay napakahirap nito. Sana mapatawad mo ko sa mga pagsisinungaling ko sa iyo. Hindi ko yun sinasadya. Sadyang wala lang ako pagpipilian. At dahil hindi ko naman may papaliwanag sa iyo, nabayaran ako ng maganda sa mga special operations na aking nagawa. Kung saan ako nakuha ng ganong kadaming pera, ay itinatago ko na lamang ito at ibinibili ng mga mamahaling alahas para sa iyo. Ang suitcase na hawak mo ngayon ay may sikretong lagayan sa ilalim. Buksan mo yun at makikita mo ang alahas na sadyang inalalaan ko para sa iyo, mahal ko. Pero hindi lamang yan. Sa pader malapit sa pintuan ng ating bahay ay may isang sikretong taguan. Natatakpan ito ng isang painting. At ang susi noon ay nandyan din kasama ng mga alahas. Alam ko na ang mga bagay na iyan ay makakatulong sa iyo ng sobra. Sa muli, patawad sa lahat. Sana sa pamamagitan niyan ay makabawi man lang ako sa iyo. Huwag ka nang malungkot. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Frank. Hindi makapagsalita ang maglola at napaiyak na lamang sa kanilang nabasa at nalaman. Nalaman na nila ang buong katotohanan at sa loob ng suitcase ay nakita nila ang 12 mamahalin at naggagandahang mga alahas. Pero mas matindi pa ang nakita nila ang sikretong taguan sa likod ng painting. Naglalaman ito ng ilang patong-patong na gold bars kasama ang ilang dokumento. Hindi maipaliwanag ng maglola ang saya at pagkabigla ng kanilang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ilang araw ang makalipas ay tuluyan nang ibinenta ni Mrs. Nelson ang kanyang bahay at dun na nanirahan sa tahanan ng kanyang apo na si Jane, na siyang naging kahati niya sa lahat ng yaman na iniwan ni Frank sa kanila, kasama ng iba pa nilang pamilya. Hindi akalain ni Mrs. Nelson sa kanyang sarili na sa kabila ng paglilihim at hindi pagiging totoo nito sa kanya,
ay ang lubusan pala nitong pagsasakripisyo dala ng kanyang trabaho para mabigyan siya nito ng magandang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. At kapag napapatingin naman si Mrs. Nelson sa larawan ng kanyang asawa, ay humihingi din ito ng tawad sa bawat paghihinala at pagdududa sa kanyang isip. Gayunpaman ay masaya siyang malaman na ang mga nangyari ay patunay na sa kabila ng lahat ng iyon ay nananatili palang solido at hindi nawala ang pagmamahala nila sa isa't isa. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Tandaan na, kapag mahal mo ang isang tao, ay nararapat lamang na samahan mo din ito ng pagtitiwala. Dahil ang pagmamahalang nabuo sa pagdududa at maling pag-iisip ay hindi kailanman nagtatagal at sinasang-ayunan ng Diyos. Ang pagtitiwala at pagtitiis ang natatanging susi para sa matagal at matatag na relasyon para sa ating mga kinakasama. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. At sana ay samahan pa kaming muli sa iba pang kwento na ihahatid sa inyo na hindi lamang magbibigay sa inyo ng aral at inspirasyon, kundi kukurot din sa inyong mga puso. Maraming salamat po.